So purihin po ang Panginoon dahil tayo po ay nasa 28th anibersaryo ngayong oras at sandaling ito. So ang ministry po ito ng biyaya ng Diyos was started in 1987. Amen? So kanina po ay napakaganda nung pagkakadeliver nung ating pong kapatid na kabataan kung paano po niya ipinaabot sa mga naririto how the ministry of biyaya ng Diyos Christian Fellowship started. Pero ngayong umaga, dahil ako nga po ay naatasan nung sabihan po ako ng aking ama, akala ko po ako ay nananaginip dahil sabi niya, anniversary sa 25 at ang guest speaker ay ikaw. At parang ako po ay nagkakaringgan at sabi ko, ako nga kaya talaga ang guest speaker. At sinabi ko sa aking may bahay, anniversary ng church sa 25 at ang guest speaker daw ay ako. At simula po noon ay pumasok na po ang stress. Amen? Dahil pag may Sunday po, I have a chance to speak here. Pero siyempre iba po ito. Amen? Iba po yung anibersaryo. At pagkatapos po ng pagkabanggit ng aking ama that I will be the speaker for this anniversary today, meron pa siyang inirequest. At ang sabi niya ay gusto ko na iyong talakayin ang tungkol sa kamay ng Diyos. Ang sabi niya, the hand of God, napaka makapangyarihan nun. Lalo pong dumagdag ang stress dahil may request pa. At ang sabi niya ay you touch on the hand of God. At hindi ko po malaman kung ito po'y konektado dahil to be honest with you, ay 2 linggo po akong may sakit. 2 linggo po akong dumaraan sa sakit at karamdaman. At hindi ko nga po alam kung ako'y makakapagsalita ngayong umagang ito. Kaninang madaling araw, I'm asking the Lord, Lord, ako po ba'y tutuloy? Pwede naman ako magpapalit. Anyway, 3 po kami mag-aama na nangangaral, mabilis po ang substitution. Pero kanina pong madaling araw, I asked the Lord, Lord, do you want me really to preach and to speak today? Dahil I'm asking you not for myself, but I'm asking for you to use me for the people. At kanina pong umaga ay nakatutuwa ang Panginoon dahil nawala yung akin po dahil di po ako makapagsalita. Dahil konting salita ko lamang po ay ako po ay inuubo at yung ubo po na napakalalim at halos hindi ko po maituloy ang aking mga sasabihin. Pero kanina po, bago tayo po umaawit, I just felt the Lord is giving me a go signal dahil bigla pong nawala ang lahat ng mga kati sa aking lalamunan. I can praise the Lord today. Kaya I believe that God wants us to have this thing today. Amen. So praise the Lord. So buksan po natin ang ating mga Biblia. Di ko na po ito pakakahabain. I'll go directly to the message this morning. At as my dad told me, sabi po ng aking ama, you talk about the hand of God. Ang pag-usapan natin sa araw ng anibersaryo ay tungkol sa kamay ng Diyos. And for that past 2 weeks, ako po ay nasa karamdaman, I received the revelation from the Lord about the hand of God. Kaya ngayong umagang ito, buksan niyo po ang inyong mga Biblia. If you have your Bibles with you, I want you to turn your Bibles in the Old Testament sa Book of Ecclesiastes. Samahan niyo po ako sa Book of Ecclesiastes this morning. And if you're using a Bible in Tagalog, ito po ay mangangaral. Kaya sa Ecclesiastes chapter 9, I will start. I'll just use the text in Ecclesiastes chapter 9 verse 1. So buksan niyo po ang inyong Bible sa Ecclesiastes chapter 9 verse 1. Ang sabi po ng chapter 9 verse 1 ay ganito. Ang sabi po ay, for all this I considered in my heart even to declare all this, that the righteous and the wise and their works are in the hand of God, so man knoweth either love or hatred by all that is before them. Let us bow our heads and let us pray. Ama naming Diyos na napakabuti, nagpapasalamat po kami sa umagang ito, for you have brought us in a time such as this, na sa kabila po na napakagulo ng aming paligid, sa kabila po na nagbabago po ang aming mga panahon, Lord, you keep us stable and you keep us, Lord, in the palm of your hands.
Kaya't sa umaga pong ito, dalangin po namin that you build us up, Lord, as we pass through this world, Panginoon, patatagin mo po kami sa pamamagitan ng iyong salita. Tulungan mo po kami na sa iyong salita kami ay makapanindigan at maging angkurahin namin ang iyong salita sa mundong aming dinaraanan. Banal na Espiritu, again, I declare that you are the greatest teacher of the church. You are just using people, Lord, that are yielded to you and willing to be used by you. Kaya nga po sa umagang ito, Banal na Espiritu, I ask you to do your ministry of preaching and teaching and giving revelation to people that are hungry and thirsty for more of you. Gamitin mo lamang po kung daluyan mo at instrumento mo sa umagang ito. At ang lahat pong ito ay aming itinataas na may panalalig at buong-buong pagtitiwala na narinig mo po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Ecclesiastes chapter 1, simulan na po natin, chapter 9 verse 1. Ang sumulat po ng aklat ng mga ngaral ay walang iba kundi ang lalaking ang pangalan ay Solomon. If you are a lover of the Word of God, I believe by now you know that one of the wisest men that ever lived here on earth was none other than Solomon. At itong si Solomon, sa isang bahagi ng kanyang sulat sa aklat ng mga ngaral, particular dito po sa verse 1, ang sabi po niya, "For all this I considered in my heart." Meaning to say, Solomon is thinking so many times, nag-isip po siya ng kung ilang ulit, kung ito nga po ba ay kanyang ilalahad o isusulat ang bagay na ito. Sa isang sali ng Biblia, ganito po ang sinabi. Ang sabi po ng verse 1, Solomon says, "For I considered all this in my heart, so that I could declare it all." So meaning to say, bago po ni Solomon ilagay ang bagay na ito, kanya po muna itong pinag-isipan. Kanya po muna itong inilagay sa kanyang kalooban upang maipahayag niya ang lahat ng bagay na ito na kanyang nasumpungan at natuklasan. Ano po ang natuklasan ni Solomon sa kanyang buhay? Ang sabi ni Solomon, I want you to pay attention, ang sabi po sa verse 1, that the righteous, sabihin niya po natin, righteous. Dalawang tao po ang binanggit dito sa verse 1, dalawang uri ng tao, ang sabi po sa verse 1, the righteous and the wise. Amen? The righteous and the wise. Sa Tagalog po ay ang matuwid at ang matalino. Tingnan mo nga sandali ang iyong katabi and ask the question to your neighbor and said, are you a righteous one and are you a wise one? Talungin mo nga po ang iyong katabi, ikaw ba ay matuwid? Ikaw ba ay matalino? Amen. Why? Bakit po napakahalaga nito? Because sa Ecclesiastes chapter 9 verse 1, specifically, this is for the wise and for the righteous. Tama po ba? Kaya sabi po sa verse 1, that the righteous and the wise, sabihin niya po ulit natin, the righteous and the wise. So ano po ang napakaganda sa buhay ng mga matuwid at ng mga matatalino? Ang sabi po ni Solomon sa kanyang pagkakatuklas sa verse 1, the righteous and the wise and their works. Ang kanila pong mga gawa. Ano raw po ang mga gawa ng mga matuwid at ng mga tinatawag na matalino? I like the words that Solomon said here. Ang sabi po niya, are in the hands of God. So ang gawain daw po ng mga matuwid at ng mga matalino ay nasaan? Nasa kamay ng Diyos. Kaya tanungin mo ulit ang iyong katabi, sabihin mo, matuwid ka ba at matalino? Amen? Kaya bago ko po ituloy ang mensahe about the hand of God, because we see here in Ecclesiastes chapter 9 verse 1 that the hands of God is at work in the righteous and the wise. Hello? The hand of God is at work in the life of the righteous and the wise. Ang kamay ng Diyos ay kumikilos sa mga gawa na matuwid at ng mga matalino.
Kaya ngayon pong umagang ito, akin po munang ilatag ang ilang mga detalye para po maunawaan natin who are the righteous and who are the wise. So leave now, iwan po natin ang Ecclesiastes chapter 9 and turn your Bibles to the New Testament. Let's go first to 1 Corinthians chapter 1. Samahan niyo po ako sa 1 Corinthians chapter 1. Now, if you are in the book of 1 Corinthians chapter 1, this time, this is the letter of the Apostle Paul. Now, if you are there, go with me to verse 30. 1 Corinthians chapter 1, verse 30. And let's read. Ano po sabi ng verse 30 ng 1 Corinthians chapter 1? Ang sabi po rito, but of Him are ye in Christ Jesus. Now let me ask you this question, are you in Christ Jesus? Amen. Kayo po ba ay nakay Kristo Jesus? Amen. Amen. Are you a born again here today? Amen. Are you a believer of Jesus? Amen. Now, watch this. Ang sabi po sa verse 30, but of Him are you in Christ Jesus, who of God, watch this, made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. Glory to God. So there you go. Sabi po ng verse 13 ng 1 Corinthians chapter 1, if you are in Christ, then God made Jesus to you as wisdom and righteousness. I think you're not getting it today. Hello? If you are in Christ, God made Jesus to be your wisdom and to be your righteousness. So if you are in Christ, then you are wise and you are righteous. Oh, come on, somebody. Parang hindi kayo excited po. Hello? Amen? Did you get that? Amen? That because of Jesus in us, I am wise and I am righteous. But God is a God of bonus, my friends. Hindi lamang po tayo ginawang matalino at matuwid. He also sanctified us. He also redeemed us. Amen. So therefore, we are no longer under the curse, but we are under blessing because of Jesus Christ. Glory to God. Hallelujah. Amen. Kaya sabi po dito, if you are in Christ, you're wise. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, you are wise because of Jesus. You are righteous because of Jesus. Glory to God. Hallelujah. Let's add more. Dagdagan pa po natin. 1 Corinthians chapter 2. Let's try 1 Corinthians chapter 2. Let's just build a foundation here. 1 Corinthians chapter 2, verse 16. Ang sabi ni Paul sa verse 16 ng 1 Corinthians, for who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? Ano po ang sabi dito? Sa kasunod. But we have the mind of Christ. Glory to God. Are you wise? Yes, why? Because in Christ, we not only have the wisdom, but we have the mind of Christ. Hallelujah. Let's add one more. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. And sabi po sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21, for he hath made him, God made him to be sin for us, him who is referring to Jesus Christ, who knew no sin. Do you believe that Jesus does not sin? Naniniwala po ba kayo na si Jesus ay hindi nagkasala? Pero ang lahat ng kasalanan nating lahat ay inilagay ng Ama kanino? Kay Jesus. What is the reason? What is the purpose? Why a man in the person of Jesus who doesn't know sin become a sin for us? What's the purpose? Ano po ang layunin? Ano po ang dahilan ng Diyos kung bakit ang kasalanan natin ay nilagay sa Kanya? This is the purpose that we, glory to God, sabi mo sa iyong katabi, kasali ako dyan.
Amen. That we might be made the righteousness of God in Him. Hallelujah. Amen. Kaya po ang isang banal at matuwid ay inilagay ng Ama ang kanyang kasalanan, lahat ng kasalanan natin sa kanya para po tayo ay maging matuwid. Now, think about this. Go back to Ecclesiastes chapter 9 verse 1. Ano po ang sabi kanina ni Solomon sa kanyang naobserbahan? That the righteous and the wise, the works of their hands, or their works, is under the hands of God. Hello? Pag ikaw pala ay matuwid at matalino, ang lahat ng iyong mga gawa ay nasa kamay ng Diyos. So this tells me that a righteous person, a wise person in Christ, it's very impossible for us to fail. Why? Because the hand of God is working for us, not against us. Hello? Kaya kahit ano pong ihanda ng kaaway sa'yo, the Bible is clear that there is no weapon that is formed against you. The Bible does not say that the weapon will not be formed. But the Bible is clear that the weapons will be formed. But the good news is, it will not prosper in your life. Amen. Though Satan meant evil for you, but God turned it for your good. Hello? I like what Joseph understand in the midst of trouble. Nagustuhan ko po ang natutunan ni Jose sa kabila ng kanyang mga dinaanan na problema. There coming a point in time of Joseph's life in Genesis chapter 50. If you're familiar with the story of Joseph, he went through a series of ups and downs or trials in his life. Ang una po na naging problema ni Jose, if I'm right, kinainggitan po siya ng kanyang mga kapatid because of the so much favor that his father is giving to this man. But one thing I realize, ang naunawaan ko po sa istoryang ito ni Jose, that the favor that his father is giving Joseph, it's not because Jacob just loved Joseph. But all the while, nung maunawaan ko po ang kabuuan nito, kaya po paborito ng ama niyang si Jacob, si Jose. You know why? Because the hand of God is working in the life of Joseph. Because later I'll show you that the hand of God can also work with people. Pag ang kamay po ng Diyos ay kumilos, magugulat ka. Kung ikaw ay ordinaryong empleyado, magtataka ka dahil bakit paborito ka ng iyong boss. Kung ikaw ay isang negosyanteng maliit, bakit yung iyong maliit na tindahan, doon binibili ang malalaking supply ng mga kilala at mga dalubhasa at malalaking kumpanya. That's the hand of God working for your life. Hello? Amen? So it is not because Jacob just loved Joseph, but it is from the beginning, the hand of God is working in the life of Joseph. Sa simula pa lamang po, kumikilos na ang kamay nino ng Diyos. Kaya nasabihin ng aking ama, you talk about the hand of God. I was at first shocked when he told me that. But when I get into this subject, hello, now the Lord begin to open it up, revelation and after revelation, that it is the hand of God that is bringing us into our destiny. Ang kamay po ng Diyos na magdadala sa atin sa tinakda ng Diyos na pangarap at plano niya sa atin. Hallelujah. Kaya sabi ni Solomon, let me just go back. Sabi ni Solomon that the hand of God is working. Tama po ba? Kaya si Joseph, kinainggitan. Tapos ipinagbili. Tapos ay nakulong sa salang, ano po yung sala ni Joseph? Rape. It's unusual. Very rare po na ang lalaki ang naakusahan na ng rape. Very unusual na ang lalaki ang ni-rape
binaliktad po eh, dahil di po ba si Joseph po ang totoong ni-rape? Re-rapin siya nung asawa pero binaliktad po. Kaya imbis na siya po ang maghabla, siya po ang nakulong. At sa kanyang pagkakakulong, yun yung path na hindi niya namamalayan na patungo pala sa kanyang destiny. So another thing that I learned from the life of Joseph, that problems is not dead end. Problems are open doors. Hallelujah! Am I talking to somebody here today? Problems are not dead ends. They are open doors for your God-given destiny. Hello? Ang problema po hindi ibig sabihin ay roadblock. No, it's just a training period for you because God is about to give you something that the world cannot understand. Hallelujah. Kaya si Joseph po, no, naroroon na siya. Imaginin mo, coming out from nowhere. Hindi po siguro ni sa panaginip. Alam ni Jose kung saan ang Ehipto. Pero si Jose, ano po nangyari? Naging po siyang pangalawa sa pinakamakapangyarihan sa lupain na hindi naman kanya. Pero dumating po ang pagkakataon at panahon na namatay na ang kanyang ama, just to make this story quick. Namatay na po ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid na naging dahilan kung bakit po siya'y dumanas sa matinding mga pagsubok ay naiwan at natira. Natakot po sila dahil ang kanilang kapatid na si Jose, makapangyarihan na. Kaya na-realize nila that now that Joseph is in power, he can do anything he wants. Kaya kinausap po nila si Joseph sa Genesis 50. At nang kanila pong pulungin si Jose, they asked for a personal meeting. At sabi nila, ngayon pwede mo lang gawan kami ng kasamaan dahil sa aming ginawang kasamaan sa iyo. Gusto nila ngayon makiusap. But Joseph made a very powerful statement. Ang sabi ni Joseph, no. The evil that you have meant for me, God turned it for good. Hallelujah. Kaya nga yan po ang pangako ng Diyos. Amen. That there is no weapon that is formed against you. Weapons are formed to bring you down. But the promise of God is clear. It will not prosper in your life. Hello? Amen? It will not prosper. Maaring ibinagsak ka, akala ng kaaway sa iyong cancer, tapos ka na. But he doesn't know that through your cancer, you will give a testimony that God is alive. That there is more than this life. Ang akala ng kaaway nung panahon na pinalugi niya ang iyong negosyo, tapos na. Pero hindi niya alam, natutunan mo na kahit sa iyong kawalan, kailanman hindi ka pinagkulang ng iyong Diyos. Hallelujah! That's the thing that He formed, but that's not prosper against you because that is the promise of God. Hallelujah! Kaya yan po ang kamay ng Diyos. Meron pong ilang mga bagay na natuklasan ako, but I'm working again with time. Di ko po alam dahil tuwing ako po'y mangangaral dito, lagi po akong may oras. Kaya, bibilisan ko po ulit. May apat na bagay po na natuklasan ako tungkol sa kamay na ito ng Diyos at sa kaya nitong gawin sa buhay ng mga tao na nasa Biblia. One thing I realize that if it works with them, it can works with us. Hello? Kung ang kamay ng Diyos ay kumilos sa kanila, kikilos din ito sa atin. Amen? If you're asking why, the answer is this. Because we are serving the same God. Hello? Baka ang tanong mo, eh, bakit naman ganun din kikilos sa akin ng kamay ng Diyos eh? Ibang tao yan. No. Iisa po ang ating Diyos na pinaglilingkuran. And from what I know from the Word of God, that our God is the same yesterday, today, and forever. Hello?
Kung ginawa po niya ito noon, kaya niya itong ulit gawin ngayon. At kayang-kaya niya ulit itong gawin bukas. If God can heal people before, He can still heal people today. And He will always heal people tomorrow. Amen. Dahil iisa po ang ating Diyos na pinaglilingkuran. So there are examples that I have found in the Word of God na naranasan po nila ang kamay ng Diyos. But today, because I'm working with a limited time, give me a chance na ito lamang po yung maibigay ko yung scriptures. But if you are writing down, write it down. And when you go home, try reading the story and ask the Holy Spirit to give you an inspiration and revelation. Number one, sa 2 Chronicles chapter 30, I will not be reading every verse. But in the book of 2 Chronicles chapter 30, dito po ay natala ang buhay ng lalaking ang pangalan ay Hezekiah. Si Hezekiah po ay isa sa mga naging namuno sa bayan ng Israel nung kanya pong kapanahunan. Pero nung panahon ng bayan ng Israel sa panahon ni Hezekiah, hindi po sila magkakaisa. They were disunited. At dumating dito kay Hezekiah ang isang burden, ang isang pasanin na nais niya ng Israel at ang Huda. Because the Israel during those time, they are divided. Noon na hindi ko po maintindihan bakit po laging may kaaway ang Israel. At lately, naunawaan ko po kung bakit laging may galit sa Israel. You know why? Because Israel is a very powerful testimony that there is a God. Kaya nang marinig ko ang statement ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, he made a very powerful statement one day when he said, ang sabi po niya, ang lahat ng lahi na halos natala sa historia ng tao'y nawala na. Pero ang lahi ng mga Israelita hanggang ngayon ay naririto. What is the reason? The Babylonians were there before, but now they are nowhere to be found. All of the Philistines and everything na nakasabay ng mga Israelita noong unang panahon, that they exist noong mga panahong yon. Amen. Today, they are gone. Pero bakit po ang Israel ay naririto pa hanggang sa ating kapanahunan? You know why? Because Israel, again, is a good testimony and example that the hand of God is working through this nation. If it is not the hand of God, then who is protecting this small nation? Kung hindi po kamay ng Diyos ang nag-iingat sa napakaliit na bansang ito, matagal na po silang wala. Tama po ba? Sa dami ng kanilang kaaway, sa loob at labas ng kanilang bansa. Pero hanggang ngayon, the Jew, the nation of Israel is still a nation. Why? Because of the hand of God. Now, sa panahon ni Hezekiah, divided ang Israel into two, Judah and Israel. Pero nung si Hezekiah po ay naupo sa kanyang pamumuno, he has this idea of uniting these nations back into one. At gusto po niya na magkaisa ang bansang Israel para po sama-sama nilang gawin ang Feast of the Passover. Pero dito ko rin po na-realize how powerful the hand of God could be. Dahil magkakaiba po ng pananaw ang dalawang grupo. The Israel and Judah, but they are the same. Galing po sila sa isang lahi, pero nahati po sila sa dalawa. At narito ang isang lalaki ng pangalan ay Hezekiah, na nung panahon yun ay nagkaroon ng hangarin na ang bayan ng Israel ay magkaisa para po ma-celebrate nila ang Passover. Pero ito po'y napaka-imposible na mangyari at maganap. But something happens in 2 Chronicles chapter 12. Tingnan po natin sandali. 2 Chronicles chapter 12 and 13.
Ano po sabi sa 2 Chronicles chapter 12 and 13? Ay lamang po natin sa ating screen. Chapter 30 verse 12 and 13. 2 Chronicles chapter 30, sorry, chapter 30, 3-0, verses 12. Ano po sabi? Let's read. Also in Judah, watch this, the hand of God, did you see that? The hand of God was to give them what? One heart to do the commandment of the king and of the princes by the word of the Lord. Meaning to say, unity is very hard to achieve unless the hand of God moves. If the hand of God moves, then unity is possible. Kaya kung sa ating mga pamilya, we are disunited, I'm here to tell you that what you need is the hand of God to unite your family, because nothing is too hard when the hand of God moves into your family that is disunited. Kaya kung meron kayong anak na hindi mo kaisa, meron kang asawa na hindi mo kaisa, the Lord is telling you today, you need the hand of God, because the hand of God will fix your marriage, the hand of God will fix your children. Amen? Wala pong imposible sa kamay ng Diyos. Kaya kahit ang iyong anak na parang napakatigas na ng puso, na napakalayo sa iyo, when the hand of God moves, then your children will go back to you. Hallelujah. The hand of God. Amen? Number two, ano po ang nagagawa pa ng hand of God? Number two, this time I found it out in the life of Nehemiah. Sa panahon ni Hezekiah, he experienced the hand of God to unite the people. But in the time of Nehemiah, what is going on in the time of Nehemiah? Sa panahon po ni Nehemiah, Nehemiah was like an OFW in our time. Dahil si Nehemiah po ay napa-assign sa isang malayong lugar. And he was there serving the king. At narbalitaan po ni Nehemiah that while he was away from his fellow Jew, ang bakod ng Israel ay gumuho. Wasak po ito at sira. At sa panahon na yon, nagkaroon ulit ng burden si Nehemiah gaya ni Hezekiah na maiayos muli ang mga guho na bakod ng Israel. Pero si Nehemiah po, mga kapatid, ay isa lamang ordinaryong manggagawa. Isa lamang pangkaraniwan na manggagawa. Walang kakayanan, walang kayamanan para po pamunuan ang reconstruction ng tinatawag na wall ng Israel. It will take him a lot of money. Pero nang hakbangan po ni Nehemiah ang pangitain na ito, ang pangarap na ito, watch this. Nehemiah chapter 2, let's go there quickly. I will not wait for this Bible on the screen, I'll just follow me. Nehemiah chapter 2 verse 8. Ano po sabi ng Nehemiah chapter 2 verse 8? And the king granted him. Let's read, buuin ko na pong basahin dito sa King James. Ang sabi po rito, in a letter unto Asaph, the keeper of the king's forest, that he may give me timber. Watch this. Nagpadala siya ng sulat, ano mo, para manghingi ng alin? Ng mga puno, yung mga kahoy. Amen? Mga troso. Pero ang sabi po rito, alam nyo ba na napaka-imposible? What? Who is Nehemiah writing a king, demanding a king to give him something, right? Sino si Nehemiah na isang ordinaryong manggagawa na susulatan ng hari na bigyan mo ako ng building? Ha? Ah. Ay mo sa iyong katabi, ang bagal mong pumikap, ha? Hello? Sino si Nehemiah na susulatan ng isang makapangyarihan tao na sasabihin, bigyan mo ako nito? Imposible. Pero bakit po naging posible na dumating ang kanyang mga pangailangan? Watch this. Let me just pass forward. Ang sabi, and the king granted me according to the good hand of my God. Hallelujah. So the hand of God provides.
Hello? Ang kamay ng Diyos ay nagpo-provide. Lastly, and this is the last, Isaiah 51 and Psalms 91. Ang sabi sa verse 16 ng Isaiah 51, I have told you what to say, and I will keep you safe in the palm of my hands. So what does it mean? The hand of God is also able to protect us. Kaya kahit po nagkakaroon ng dengue sa ating mga barangay, kaya ka pong ingatan ng kamay ng Diyos. Kahit po nagbabagsakan ng mga negosyo sa iyong paligid, but if you are righteous and a wise man, because of Christ, kaya pong proteksyonan ng Diyos ang iyong hanap, buhay at negosyo. Kaya tatlong bagay lamang po yan, pero marami pa. But because of lack of time, these are the three major things that I want you to know. Kaya, nung tanggapin ko po, ang sabi sa akin ng Ama, the hand of God, I realize that Biyaya ng Diyos, Christian Fellowship, is still a church today because of the hand of God. Hello? This is not the hand of man. Hello? Hindi po ito kamay ng tao. Nung ako po ay utusan ng aking ama, sabi niya, magpastor ka na. Alam niyo po ba na ang pinakaayaw ko po ay magpastor? Nung sabihin niya sa akin, sige, doon ka na sa Alabang, magpastor ka doon. Yun po ang pinakaayaw ko. Alam niyo po kung bakit? Napakahirap po mag-handle ng tao. Hello? Napakahirap po kausap ng tao. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw yung tinutukoy na yon. Hello? Napakahirap po. Amen? Hindi, ay ako pa naman po'y tao na medyo maiksi ang pasensya. Hindi po ako sanay sa bulahan. Hindi po ako po'y pwede yung pakamay-kamay. Sister, kumusta ka na? Hindi po ako yung tao na makarisma. Amen? Kaya sabi ko, ayoko magpastor. Dahil alam ko po, pastoring is relationship. And I'm wondering and looking at myself na I don't have this kind of gift. Pero kaya nga nung ma-realize ko po ang bagay na ito, naunawaan ko po na this is not about me. This is not about me. Dahil nung tinignan ko ngayon, yung pinag-aralan ko yung ilang mga pastor, nakita ko yung mga ibang great evangelists. Napansin ko sila, napakasuplado rin naman. Pero ba't yan, daming taong sumusunod sa kanila. Now I realize that it's not because of them, but it's because of the hand of God that unites the people. It's the hand of God. Amen? You know that there's a big difference between church and politics. Politicians use their hands to attract people, but church use the hands of God to attract people. Hello? Ang politiko po, ang kaibahan nila, ang kaibahan ay ganito. Politiko, gagamitin nila ang kamay para kayo po ay maakit. Kaya lahat ng kanilang kapangyarihan ng kamay gagawin nila, maakit lamang kayo. Mabigyan kayo ng bigas. Mabigyan kayo ng cake. Hello? Amen? Sino dito nabigyan ng cake? Amen? Why? Just to attract you. But in the church, it's different. Bigyan mo ng bigyan ng bigas ang tao. Pag nawala na yung bigas, di na rin bumabalik eh. But one thing I realize, if you give them the hand of God, they will stay in the church. Why? Because they will experience the hand of God at work. Kaya doon ko po napatunayan that this church is operating under the hands of God because we don't have money, we don't have bigas to give, we don't have chocolate cakes to give, but we can give you the hand of God. That's why you're here today. Amen? Kaya kayo naririto ngayon because of the hand of God. Amen? Number two, sabi nga kanina ni Mary Chris, doon sa bumati kanina sa video,
Sana daw, magkaroon tayo lagi ng pera. Amen. Totoo po yun. Hindi nyo lamang namamalay. Ilang beses na tayo, kamunti kang ma-shutdown. At ako'y nagtataka, sabi ko, mapanghawa ata ang main church. Kasi kahit sa outreach, nasa shutdown. Hello? Pero doon ko po napatunayan na hindi po issue ang pera. Pag ang kamay po ng Diyos ay kumilos. Kahit minsan may malaki ka utang, di ka pinapalis. Hanggang sa dumating ang kamay ng Diyos para bayaran ang iyong mga utang. And that's the hand of God. Hello? Kamay po yun ng Diyos. At ilang beses na rin po natin naranasan na tayong lahat ay pinoteksyonan at iningatan ng Diyos. Kaya sa kabuuan at bilang pagtatapos ng mensahe ngayong 28th anibersaryo, ang kamay pa rin po ng Diyos ang magdadala sa atin sa 29th na anibersaryo. It's still the hand of God. Amen? Kamay pa rin po ng Diyos. Kaya anuman ang inyong katayuan at kalagayan, kamay lamang po ng Diyos ang inyong kailangan. And lastly, I have to bring this up. Na-realize ko po, sabi ko, Lord, what is the hand of God in the New Testament? Natuklasan ko po, did you know what? That the hand of God is Jesus Christ. Kaya kung nasa iyo si Jesus, you have not just the hand, but you have the whole body of God in your life. How can you be defeated? Hindi lamang kamay ng Diyos ang nasa iyo ngayon. Ang buong presensya na ng Diyos ang nasa iyo. Ang buong presensya na ng Diyos. Alam niyo kung bakit po ako nag-arrive doon? Because I'm looking in a concordance. I can see the hand of God in operation in the New Testament church. Di ko na makita ang kamay ng Diyos sa New Testament church. I can only just see the word, the hand of God in the Old Testament. Ang pinakamaganda pong biyaya sa bagong tipan. Kaya kinainggitan tayo ng mga tao sa lumang tipan. Kamay lamang ng Diyos ang kanilang naranasan. Pero sa bagong tipan, ang buong presensya at pagkatao ng Diyos ay buong-buo na ibinigay ng Diyos sa mga mananampalataya dahil inilagay niya mismo sa iyo si Jesus. Nasa iyo ngayon ang kanyang anak, and Jesus is the same thing as God. Kaya nasa iyo ngayon ang Panginoong Jesus, and it's impossible for you to fail. It's impossible for you to be broken down. Why? Because it is not only the hand of God at work in you, it's the presence of God now working in your life. Hindi na lamang kamay ng Diyos yan. Presensya na ng Diyos ang sumasayo. Kaya tayo pong lahat ay sandaling yumuko at manalangin as I close in prayer today. O Diyos, samang makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Salamat po sa anibersaryong ito na sinariwa mo sa amin. Pinaalala mo sa amin, O Diyos, na kamay mo ang dahilan kung bakit po kami nagtatagumpay at nagtatagumpay ang simbahang ito. Kaya hindi lamang po sa ministeryong ito, Panginoon, ilagay mo rin sa bawat pamilya ang karanasan na bawat pamilya na connected and attached to this ministry, kung anong iyong ginagawa sa ministeryong ito, gawin mo rin po sa kanilang mga pamilya, O Diyos. Maranasan din po ng bawat pamilya na represented ngayong umagang ito, na connected, Panginoon, sa ministeryong ito, na ang kamay mo ay kumikilos sa kanilang mga buhay, Panginoon. Inaayos mo ang kanilang pamilya, tinutustusan mo ang lahat nilang pangangailangan, pinoproteksyonan mo sila sa mga sakit, karamdaman, kahirapan, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Magandang umaga po. And again, from our church in Antipolo and Alabang, happy anniversary po sa ating lahat. God bless you both.